Okay, part 11 na tayo ngayon. And open nyo itong part 10, enhancing body details, finish.max. And save as ko lang to as part 11. Okay. So, ang part 11 natin is siguro maglagay tayo nung details dito sa may collarbones niya, no? Pero i-attach muna natin yung magkabilang half ng ating character. Okay? Okay. Underscore collarbone. Score finish. Okay, save. Okay. Okay. Delete muna natin yung half part and then select natin to. And mirror natin. Then copy lang. And alisin natin tong negative sign. Then throw natin tong collapse. Tong turbo smooth. Right click natin to and collapse. 2. And yes. Select natin tong half and dito sa edit poly. Right click, attach, click natin tong half. Okay, and then turn off muna natin to. And dito tayo sa may elements. Select natin yung lahat ng elements na yan. Press natin yung F2. Yan, F2. Okay. Select natin to, half, right click, and flip normals. And sa front view, press natin yung F3. And sa vertex, select natin yung mga vertex sa gitna. Okay. So, dapat yung mga vertex lang sa gitna ang nakaselect. Okay, and scale natin. Sa x-axis. Scale. Then press F3, balik sa perspective. And right-click, weld. Okay. And then check natin kung na-weld talaga siya. Select natin to, border. And select natin yung sa gitna. Okay, pag nagkulay red, ibig sabihin may butas siya. So, wala naman tayo nakikitang kulay red na nakaselect sa gitna. So, maliban dito, okay lang siya. Ibig sabihin, na-weld na natin siya. Okay. Ngayon, i-attach naman natin ngayon yung yung mismong itong character na ito, yung katawan ng character dito sa neck ng ating head part. Okay. So, dito tayo. Another edit pony modifier. Right click and, okay. Bago natin i-attach, tapon muna natin tong turbo smooth. Okay, right click and attach. Okay. Ngayon tingnan natin kung correct yung topology ng ating character, no. So kung mamamatch yung topology niya sa leg. Select natin yan and bridge. Okay. Okay, surprisingly natsambahan ko match talaga siya. Okay. Ayun, no. Sige. Kasi pag ako nagmo-model, yan ang pinaproblema ko yung pag-attach parati nung another object sa isa pang objects. Kung paano ko siya i-bridge. Okay, so yun, na-surprise ako sa nakachamba tayo. Okay? Litan ko lang 'to. Scale. Dito tayo sa view. Oops, sorry. View naman tayo ngayon. And then ito siguro, double click ko ito. And hold natin yung control sa keyboard while pinipindot natin tong polygon. Okay, so then relax. Okay. Ngayon sa collarbone, kailangan natin maglagay ng additional details, no? Okay, so pagkatapos natin siya i-attach, check muna natin. Okay, show end result. Okay, maganda na. Yung anatomy ng ating character. Okay. So, collarbones naman. Dito tayo. Sa may
Siguro kahit dito na lang din tayo mag-edit, no? Or ano na lang, another modifier na lang ulit para hindi natin ma-distract yung magandang topology natin ngayon. Okay? Sa ano, collarbone, lagay tayo dito. Okay. So ako hindi ko masyadong alam yung ano, yung gagawin natin. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko, pag nagmo-model ka, more on experimentation siya. Okay. Then ito, move natin dito. So wag muna nating ano, i-detail yung half. I-mirror na lang natin 'yan, no. I'm sorry. Okay. Okay. So itong problema, meron tayo ngayong 5 corners dito while dito may 3 corners tayo. Okay, so madali lang masolusyunan ito. So dito tayo, mag-add na lang tayo ng another segments sa part na to. Right click, connect. And check. Saka natin i-connect ngayon itong part na to. Connect, okay. Okay, tama ba? Mm-hmm. So, okay, experiment tayo ulit, no? Kasi gusto ko yung collarbone natin umabot hanggang dito, eh. Yung mas precise pa yung detail na gusto ko. Okay, so ito, lubog to, dito. And right click, cut. Okay, press nyo lang yung letter S para automatic mag-on yung ating snapping. Okay, S. Okay, dito siya. Hanggang dito yung collarbone. Right click, cut. Hanggang dito. Okay. Select. Connect. Select, backspace. Okay. So, pwede ko na siguro i-close to, no? Right click, collapse. Okay. Okay. And ito, try kong collapse natin. And dito. So, sa part na to, dapat nakalubog eh. Okay, medyo nakabukol yung likod, no? Ayusin natin. Okay. So, tingnan mo natin yung ano, yung end result ng ating ginagawa. Press F4. Okay. I think maganda na yung collarbone natin kahit papaano. Pero, syempre, ayoko nung topology natin na may tig-triangle siya. Gusto ko kasi ano siya, tig-4 siya. Okay, select natin to, backspace. So, ito na lang ang problema yung sa gitna. Cut. So, hanggang dito siya. Okay. Select natin to, backspace. Of course, meron pa rin siyang T3 triangle. So, papaano natin siya ngayon? Gagawan na solution dito sa part na ito. Okay. So, I think maganda. Medyo may details tayo dito sa may leg, no? So, select natin to. Cut natin to. And then dito cut natin. And screen, then backspace,
Okay. So, dapat to nakalubog. Okay. So, I think okay lang naman yung triangle na yan, no? Right click target weld. Okay. Pero ito, gawin natin dito. Cut na lang pala dito, pwede. Okay. Backspace. Para pag minirror natin dito, ano siya? Tutuloy siya dito sa may part na to. Okay, so itong triangle natin dito sa gitna. I think pwede na siya, okay na siya. Hindi naman siguro masyadong ano yan, ano. Makaka-distract dun sa topology, dun sa form ng ating character. Okay. Then select ko lang to. Connect. Then connect. Okay. Okay, so tingnan ko kung ano yung magagawa ko. Connect. Kasi ako may ano eh, personally may pagka-meticulous ako dito sa ano. Sa pag nagmo-model ako ng character. Ayoko na yung ano, yung parang basta-basta lang yung topology natin, no. Okay, so tignan triangle na siya, no. Kailangan nating solusyonan ngayon yung ating topology para mawala yung triangles na yan. Connect. Okay. So, kailangan yung mga 3D artists ngayon, kailangan nila mapuzzle out kung ano yung magandang topology na dapat gawin. So, ako ito, medyo try ko lang nabawasan ang details dito. Sa part na to. Right click, collapse. Pero sana hindi natin pagsisihan yung edit natin dito. Okay, kasi maganda na yung form kanina. Okay. Add tayo dito. Okay, may triangle dito sa may kabila. Sa likod, connect. Right click, collapse. Okay, pantayan natin dito. So, pantay dapat siya. Okay, even spaces ulit. Okay. Connect. Connect natin to. Connect. Okay. So, ito, backspace. So, select ko lang dito. Okay. Okay, so dito sa part na to, try natin mawala yung triangles na yan. Right click, collapse. Connect. Okay. Okay, aha. Backspace. Connect. Medyo nakonfuse na ako. Okay, so paano ba? Dito. Connect. Backspace. Okay, tingnan ko kung pwede dito tayo magbawas, no? So, okay. Aha. Hanggang dito. Okay, hold natin shift para ma-select natin automatic. Right click and collapse. Okay. Okay, nabawasan tayo ngayon ng segments dito sa may ibabaw mismo ng breast niya. Kasi I think hindi naman natin masyadong kailangan ng maraming sobrang segments dito sa ibabaw. No? Kaya okay lang siyang bawasan ng kaunti. So, even space. Bigyan natin siya. Ito. Okay.
backspace. Okay. And ito, bawasan natin dito ng segments. Hindi naman natin kailangan masyado marami dito. Right click and collapse. Okay. Ayun, tiga-apat na siya ngayon. Okay, so ganun yung ano. Medyo ganun ka-complex yung ano, yung editing natin, no? So nakita ninyo. So, habang ini-edit natin yung color, nakita ninyo ang daming nadadamay, di ba? Okay. So tingnan natin yung end result. Press F4. Okay. So kahit pa ano, meron na siyang collarbone. And hindi pa rin na-sacrifice yung details natin na ginalaw natin kanina dito sa may shoulder niya. Okay. So I think next naman sa part 12 ng ating tutorial, imo-model ko naman yung ano. Lalagyan ko pala ng details yung ano, yung eyeball ng ating mata, no. So ito, medyo i-enhance ko pa yung details nito. Medyo i-move and ano, i-scale ko lang yung mga elements ng polygons niya. So wala ulit major editing na mangyayari. Okay? See you in the next video.